Ayun, magandang araw po sa ating lahat. Ayun, palakpakan natin guys. Ano po? So thank you very much sa inyong lahat. Ano po? Oh, this is Borlolo Stinky again. At andito na naman tayo sa panibagong video reaction. Ano po? So i-react natin ngayon yung isa sa mga videos ni Rachel Morales vlog, nilangga Rachel, na isa sa mga charity works nila, joint project nila ni Daddy Donut. Ano po? So pero bago ang lahat, please support this guy. Please, don't forget to support, to like, and also to subscribe ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, ang ina ng kalingap, Ati Eda Vlogs, ang anak ng kalingap, Kalingap Rob, and the lovely duo, Mr. Welop Malalag and Miss Rachel Morales Vlogs, and be a part of Kalingap Family. Ayun, thank you very much po sa inyong lahat. Ano po? At huwag nating kalimutan din also na suportahan ng tagapamayapa ang peacemaker po, ano po, ng Rochelle Communities, the Rochelle Official Reactors and Defenders. Ayun, so thank you very much Rochelle Official Reactors and Defenders sa patuloy na paggampan sa mga tungkuling iniatang sa ating mga balikat. At napagpalakpakan natin yon. And before we go further guys, so I would like to sabi nga as also a support para po sa nag-iisang Team Ruel. Ano po? So sa bukod sa natatangi ano po na Team Ruel. Ano po? So suportahan po natin sila. Please don't forget to support, to like, and also to subscribe our very own Team Ruel of Malalag, consisting of Alfie TV, Alex Lebrada Vlogs, Bijis Kim Official, Justin Aguirre Vlogs, Kalingap Victor, Kuya Regan Blood, and last but not the least, John Rivera Official. And thank you very much sa inyong lahat. Mabuhay, Team Ruel! Ayon, so thank you very much po sa Team Ruel na po sa patuloy na pagsasabuhay ng advokasya ng Kalingap. Okay guys, so umpisahan natin ang ating video reaction ngayong gabi, ngayong hapon, ngayong umaga, ano po, para po sa inyong lahat. So this is it guys, para po sa inyong lahat, ano po, this is Borlolo Stinky again, shout out everyone. Ayon, so nakikita natin dito, ano, so babiyahe si na Daddy Donut, talagang magayon nun si motor ni Daddy D, ha? Makusugon tong magdaralagan. Yo. Yo. So, maybe at the back is Tatay Rizan and Langga Rachel, ano po. So, nakatuwa isipin, ano. So, sabi nga, walang hadlang pag gusto mong tumulong. Kasi, using this motorcycle, medyo may risk. But, sabi nga, if you want to help other people, so, kumbaga, no excuses. Tuloy natin, guys. Nice sound, Langga Rachel. Ang galing na editing nun.
Galing ha? Lakpakan natin yon. Yeah, yeah. Adoy. Nice, nice, nice. May kulitan pa, ano? So I would like to, ano, so darating sana dumating din yung time, ano po, na nakarating din ako sa lugar nila. So I would like to see this beautiful place of Morales family. Okay. Daming tulay, ha? Pasikot-sikot, ha? Narayuan na maray. So yung means of transportation lang, single saka tricycle, no? Medyo rough road pa yung daan. Papasok. Medyo malayong barangay ito, ha? Ay, umang LTO duman. Pag may nakapunta pang highway patrol group din, eh, ewan ah. Yan, anong sipag na nila. Oh, grabe naman. Pag nagtag-ulan din, guys, ang hirap na maputik to sigurado. And you can see, niyugan siya, ano? Talagang puro niyugan ng paligid. Pero ang sarap mabuhay sa ganitong lugar, guys. Ang sarap mabuhay sa ganitong lugar, ano. So, yung tahimik kasi dito sa ganitong area. So, lahat. Hindi ka dito magugutom, basta magtanim ka lang. Tuloy natin ito. Ayan. Hi guys, ang welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales Vlog. Rachel Morales Vlog, shout out everyone. So for today's video, nandito tayo ngayon kila Kuya Alex and Ate Marivic. Kuya so, Alex and Ate Marivic. Dinalo yung pinababahayan po namin ni Tito, ang aming pong collaboration namin ni Tito. Okay, so meaning it is a joint project of Rachel and Daddy Donut, ano po. So, thank you very much. Ano, galing. Tuloy natin to. Ayan si Tito nasa likod natin, tsaka si Lolo. And kung makikita nyo sa likod natin, yan yung bahay na pinapagawa natin. And, ayan. Sa matagal na araw na hindi ako nakapunta dito, so pagbalik ko, grabe. Laki na, oh. Malapit na matapos. So, ayan, gusto ko lang po pasalamatan po pala yung nag-sponsor ng 10K para po sa pabahay dito. Palakpakan natin yan. Sa Trosa family po, maraming salamat po sa mga paabot na biyaya. Para shoutout po sa Trosa family. So, thank you very much. Walang sawang pagtulong, pagsuporta sa advokasya ng Rochelle. Kay Kuya Alex and kay Ate Maripik, maraming salamat po. And, ayan, samahan niyo po akong dalawin ito at tingnan kung ano na po yung mga pagbabago at kung ano po yung mga naidagdag na. So, tara. Yeah. Ayan, nice. Mga kasama natin si Titay. And I do remember that a kind of gesture sa spa-vlogger, ano po yung nagtatakip ng camera. Okay, natutunan din ni Rachel yan. So, tuloy natin ito. Kasama si Titay, the only Titay. Hi, Titay. Ang pambansang Kuya Charon. Peace tayo, Titay. Balutin mo ako. Provinciano 2.0. Provinciano 2.0, shout out. Ayun, si Daddy Donut. Daddy Donut. Pading Raisin Vlog. Pading Raisin Vlog, shout out. Daddy Donut TV. And si... Nakaluwas Papa. Na si tulak ni Pading Raisan. Tama ba? Yan si Papa. Ayan naman si Lolo. Amporman. Amporman. Ayan si Tata Dennis. Grabe naman ang laki ng pagbabago, ha. Grabe. Biga na, oh. Naidagdag. Nagbibiga na sila sa taas. Kamusta, lo, dito? Okay lang. Kahit pa paano ay... may nagagawa tapos sa ano nagtatawanan lang. Ang walang hirap. Tatlo lang yan.
Kaya nga tatlo lang gumagawa, pero ang bilis. Oo, galing-galing. Palakpakan ten natin. 10 days. 10 days pa lang. 10 days, oh. Mabilis yan, mabilis yan. Pero, grab. Nung nakaraan na pagpunta ko dito, pang 7 days yun. Tapos ngayon, 10 days na po. 10 days na po siya. Bibiga pero, na sila. Actually, yung 10 days, hindi naman siya dire-diretso, paputol-putol siya. Kapag may budget na nagagawa. Okay. Ganun naman talaga, ano? Hindi pa nga. Ito po yung medyo struggle as a charity vlogger, ano po. So, especially ganito projects mo pa bahay, medyo malakihan. So, pag may pondo, diretso, pag wala, edi tigil muna. Ganun lang naman yun. Kasi ang mahalaga is andun yung chances talaga na matapos siya, andun yung pagkakataon na magawa siya, at andun yung pagkakataon na maibigay dun sa mga taong pinapagawa nila ng bahay. Palakpakan natin yan. So tuloy natin ito, guys. Ako nakakasahod sila. Sahod na yan. Malapit na loon. Bukas? Bukas po ang sahod nila kasi Sabado naman po bukas. Yeah. Ngayon po ay Friday. So, buti na lang, half day lang kami. Kaya nakadalaw tayo dito sa ating okay. So, nalagyan na ng ano, sinasagay ng forma. Ang tawag ng forma, ano? Silipin natin po sa loob kung ano na pong itsura sa loob. Oo. Medyo malaki ito, guys. Medyo malaki itong bahay na to. Pudumping na lang. Ay, pinagagawin ko siyang balkon. May asintado yan. And ito po yung sinatawag na domino effect, ano po. So, sina Rachel, natulungan ng Kalinga, ano po. So, baga, it is pagbabalik lang ng tulong sa ibang tao. So, nakikita natin dito that this domino effect of helping less fortunate people is napakaganda. It is a chain, ano po, dugtong-dugtong. And hindi dito ito matatapos. And mala nyo, yung mga natulungan naman ng Kalinga, ni Rowell of Malalag at saka ni Rachel at Daddy Donut is makatulong naman someday doon sa ibang tao, at palakpakan natin yun, diba? So tuloy natin na, guys. So ayun na po siya, ganito po kahalawak ang loob. Malaki to. Dalawa. Hindi ko lang alam yung sukat ito, baka mga 20 by 20. So kwarto yan. Dalawang kwarto. Asan po sila, Ate Maribig? Ay, may sakit. May sakit. Ay, grabe. Sakta pagpunta ko. Pwede ko pong kamustahin? Kailan po ang birthday niyo? Ate Maribig. Kahapon? Ala, asan po? Ayan, birthday po pala ni Ate Maribig. Nung isang kahapon. Hindi ko alam po kaya. Naguluhan si Rachel. Pagkatapos na po ng birthday, ay nagkasakit si Ate Maribig. So, puntahan po natin, dadalawa natin. Sakto, pagpunta natin is, ayan. So, tara. Kamustahin natin si Maribig. Tao po. Okay. Meron silang existing house. Ate Maribig. Kamusta po kayo? Kamusta po? Pinalagnat ka po? Birthday niyo po pala ng isang araw? Oo. Happy birthday. Ay, belated happy birthday po. Pagkagabi. Kitang-kita mo yung kabaitan sa batang to, di ba? The way she speak. Okay. So, kaya lang, sabi nga nung iba, medyo yung iba kasi medyo kumbaga nagkakaroon ng konting sabihin negative thoughts about the attitude of Rachel. Sabi ko nga sa inyo, lahat may hangganan, lahat may sagada ng pisi, at kapag dumating sa punto na you are deteriorated enough, makakapagsalita ka rin ng bagay kahit ayaw mo, kahit di mo gustuhin, di ba? So ang mahalaga doon, we embrace it as a whole, ano po. So walang perfectong tao sa mundo. Okay, so tuloy natin. Nanay siya nga po pala, may nag-sponsor po sa inyo ng 10K para po din sa kabahay niyo. Sa family. Salamat po sa Trosa family. Sa ayun, grabe. So 10K yung naging sponsorship, ano po, para dun sa pabahay ni Ate Maribig. So tuloy natin, guys. Salamat po. Thank you so much po. Kamusta naman po ang kalagayan niyo ngayon? Ako nilalamig nga ako. Hindi nga ako malabas kanina. Tulong ako.
Baka po nagalawan kayo. Nagalawan? O naniniwala din si Langga ng nagalawan. Sa amin sa Quezon, sa tinubuan bayan ko, is naanayo, ano po. Dito naman sa Batangas, nabati. Ayan. Diba? So, kumbaga, albularyo lang katapat yan. Tuloy natin ito. Patig dahil po sa... Siguro, pag ako, may lagnat na ako, naglaba pa. Grabe na. Kahit may lagnat po kayo, naglalaba pa rin. Pag nanay kasi, kanina. Para na naman. Kanina, nilutuan ko lang. Para... diba? Sabi ni Ate Maribik, pag nanay kasi, diba? So, I do. Sabi ko nga, ano, nung napanood, may napanood ako isang video at tinanong yung isang transgender sa competition. Talagang... baga tinanong siya kung payag ba siya na makbahagi pa ang mga transgender woman sa Miss Universe. Ayan. So, sagot ni Ate Transgender Woman. So, leave it to the woman. Ano po? Kasi, baliktarin man ang mundo, andun pa rin ang katotohanan that a transgender woman is malayo dun sa tinatawag na womanhood. Yung pagkakaroon ng menstruations, pagkakaroon ng matres, ano po. So, kumbaga sabi niya, live the Miss Universe to the true woman, ano po. So, kumbaga, yung mga transgender doon naman, merong sadyang sariling competition and recognized din naman by the whole world, di ba? So, ako, I do admire that one person, ano po, ang nagsalita sa isang beauty pageant ng mga transgender. And sabi ko, dito natin masusukat na hindi lahat ng tao baluktot ang katwiran. Ano po. So, kumbaga, mayroong mga tao higit na nakakaunawa sa kung ano ba yung katotohanan, yung realidad ng mundo. At palakpakan natin yan. And sabi nga dito, bilang ina, ano po, ito yung hindi nila kayang gawin. Hindi nila pwedeng makuha. Ano po. Bilang nanay, yung dadalhin mo yung mga anak mo sa loob ng sinapupunan mo ng 9 months, ano po, and kumbaga magsasakripisyo ka. Kahit may sakit ka, alagaan mo yung mga anak mo dahil yun ay lumabas galing talaga sa'yo. Diba? So, this is it. And kapag mga ganitong parte, I am remembering always my mother. Ano po. So, ang nanay ko kasi talagang since naging bata ako, nakita ko how gaano ka, ano yung struggle niya. Para lang ma-provide yung mga bagay na pangangailangan namin. Ano po. So, she fight for us. Ano po. And I don't want to elaborate pa the stories, pero yung struggle na dinaanan ng nanay ko is medyo mabigat. Ano po, para sa aming mga anak. So, tuloy natin ito, guys. Parang natulog ako. Parang ikaw po yung mama ko, tapos yung tita ko. Kahit may sakit ay todo pa rin ang ano, gawa. Parang sa makagabi nga talaga ay naninigas nga ang pangat ko sa'yo kaya agong pumunta nga doon kay ate at hindi natigil ang panginginig. Tapos talaga nung lagnat ko. Mataas ang lagnat ni nanay, nag-chill out. Ano po? Chill in, chill out. Pero ayun ha, so pag ganun kasi talaga, minsan may mga bagay tayong sinaset aside na lang para sa kapakanan ng ating mga pamilya. Ano po? Sa ating pamilya, ating mga anak. Tuloy natin. Nagpahilat na po kayo. Hindi pa gani. Busy pa. Ako sa loob, sabi na gumaan niya sila rin. Nilaramig nga ako. Sa kayo pang mabas. Ay, sorry. Kaya nga po, nagpunta na po ako dito eh. Tapos, kamusta naman po yung ano, na kamusta naman po yung pang-araw-araw niyo po dito? Eh, makakaraos naman. Sa pang-araw-araw, grabe talaga ang ano ko. Nalagnat pa si ate. Nag-inama kanina nung Rixidol, sabi ko, ate, binilan ako. Parang ano, ano ng puso ko, gardes ako, iyang. Ay, ano pa lang? Tubig. Tulog na ako. Alam po, may lagda to sa ate, ano pong gamot nga? Na, mabilis lang pati. Rexidol? Ang Rexidol? Yung ano, yung Dulcilac. Dulcilac? Tapos binala ko na ate ng Rexidol. Ang Rexidol, okay. Bilis na nga. Nag-chill nga ako. Pero the best yan, Bioflu. Diba? Bioflu. Pero kung mayroon tayong ano, yung pag tonsillitis yung involved, Alaxan FR. Ano po? Alaxan FR. So, kasi meron siyang ano, ibuprofen. Ayan. So, yung halos parehas din naman siya sa Bioflu. Ano po?
Pero mostly kasi kaya tayo nilalagnat, may mga complications inside sa ating katawan, ano po. And ako, pag nilagnat ako, mostly sore throat yung nagiging problema, ano po. So, acute tonsillitis. Tuloy natin ito. Sabi, 30 minutes kaya siya kung sakit ng katawan ko. Trangkaso to. Grabe. Pag-aga, mayroon ba tubig? Maligang ko. Araro ko pa yun. Ang lakas-lakas. Bakit araro ka din kayo pa? Araro ka rin pa? Pa? Gaya ka rin ba? Nag-inom na po kayo ng gamit na yun? Nainom pa lang ako. Mamaya pa ako mga 5 mainom. 5 pa mainom. Kaya nagkumagumas. Magluwas na rin. Kakamustahin ko lang po yung bahay. Ang dami na po palang ano, pagbabago. Nagbabago na yung ano, nagtaraas na po baga. Kaya nga po, pang 10 days pa lang pero grabe na po. Tingnan nyo. Ang dali-dali na. Bigit na tiyo sa lang. Maalam na tayo niyan, tapos na yan. Iyo. Kaya salamat po sa Trosa family and sa lahat po ng nagbibigay po ng tulong para ka para kay La Ate Marivic po. Maraming salamat okay, po. Okay, so yan. Nanay, may bibigay ako sa'yo. Tanggapin niyo po itong gift ko para po sa inyo. Salamat. Gift po po yan. Hindi ko po alam na birthday niyo po lang isang araw. Saan po pwede si Sherwin? Oh. Nag-shot nga yun, sabi niya. Hindi ko po alam. Wala po may sa ano. Katuwang isipin, no? Katuwang isipin. Natototo, guys, ha? Hindi to charot. Okay. Na dati nakikita natin how Kalinga Prab helped Rachel, his her family. Nag-aabot si Kalinga Prab ng budget para sa kanilang mga bata. From Rachel to Ray Hazel to Sherali hanggang sa kay Ian, hanggang doon sa bunso. Ano. And then, ganaw. Makakatuwang isipin. Napalakpakan natin yan. So, talagang hindi nalimutan ni Rachel na magbalik. Kasi, kumbaga, natulungan siya ni Kalingap Rob, natulungan siya ng Kalingap Now. It's the time naman na si Rachel naman yung magbalik sa less fortunate people. Especially doon sa mga, sabi nga, beneficiaries na meron siya. And hoping na sabi nga mas marami pa po ang mag-support sa advocacies ni Rachel and Daddy Donut. Ano po, so palakpakan natin yung guys. Tuloy natin. Paano nagpabili mo si Quetzal din ng 2 kilong pansit? Pagdating nila, nagbili na rin ng 2 kilong pansit. Nandiyan pa yung ano, hindi ko man maluto. At sabi ko, kanina nga, nagpilit lang ako magluto kahit nilalagnat ako. At wala pa kang magawa. Kaya nga, may pasok. Kanina sabi ko, magayak-gayak ka. Ay, pa niya mag-absent. Ano man, ang hero ko, baga manipis naman. Nakaturo din. Naturo din. Nabilis man ang masira. Bakong araw pa itong panahon na ang yero. Humurahin lang po yata. Yo. Manipis man ang baga ngayon. Ang panahon. Mga recycle baga ang merong mga na, makapal talaga dati yung inot ng mga ginibo na yero. Unyan, naka po. Sarong tuntong mo lamang labot agad. yung pag natungtungan ng pusa, butas sa paa ng pusa. Ito natin ito. Hindi tulad talaga ng mga sinauna. Oo, matitigas yung sinaunang yera. Tama si ate. Matitigas ang mga gamit. Matigas bagas sa mga yero. Iyo. Ayaw, wala ka na. Kapal. Kailan po ang birthday niyo? Noong 3. April 3. 43. Sabi ko pa naman, nag-propose pa naman ako mag... Ano? Malayo sa karamdaman. Inda, ano? Kumbaga naghiling pa na... Kahit naghihirap, huwag lang magkasakit. May sakit ako. Tama yun. So, ano, katawa na. I do relate much, ano? Sabi nga ng nanay ko, di baling walang masyadong kainin. Di baling hindi masarap ang ulam, huwag lang magkakasakit. Ano po? Di baling... sabi niya ay sumasala ng konti, wag lang magkakasakit kasi may hirap talaga. So tuloy natin to. Sige nga, ang tawa namin nila. Ano dyan nila, Tito? Sabi daw po ni Lolo ay pagkatapos nyo daw po mag-birthday, pagka umaga, nagkalagnat daw. Lolo na Rachel yun? Lolo na Rachel. Ay, bro, nag-chichiro nga ako gabi mga 30 minutes. Ang lakas. And papakit na rin ako. Ayaw ko pang mamatay. Gabi naman po yan. Pero patay agad natin. Gabi naman po yung ang address nyo naman po mag-isip. Ano? Mga panghapyos sa mainit. Opo. Tapos ang ginawa niya, nagkuha ba ganun, buti-buti nung sa gamot. Nilagyan ng mainit, pinagagagan niya sa katawan ko. Sabi ko, magpapasuon mo man ako. Ang ulo, nilag sa buti, pinagang-arupin sa ko. Kasi para
totoo yun, ano, totoo yun. Kasi nanay ko, pag yung naninigas yung daliri, yung muscles, cramps na tinatawag, yun ang ginagawa ng bata pa kami. Maglalagay yun doon sa bote ng ketchup. Ayan, bote ng ketchup. Yung bote, harap yun ng bote ng ketchup. Okay, may natubig. Yung pagugulungin yun. Yung kaya naman ng init, pag kasasalin pa lang, medyo pinapahinga naman ng konti, ano, para kaya nung balat yung init. So, tuloy natin na, guys. Kwento lang, mema lang. Masakit yun. Buti pa naman. Parang mahalik yung baka lamig. Iyo, iyo. Mahalik itong lamig, iyo. Kapag nanay ka, kahit talaga may sakit ka, ay... Pag birthday naman po, baga malapit sa ganyan. Sa aksidente, sa sakit, malapit. May ito si Rachel na naniniwala sa gayon. Kasi I do remember before, ang nanay ko kasi, every time na magbe-birthday daw ako, mula pagkabata ko, basta malapit na ako mag-birthday, hindi nalampas ang birthday ko, magkakasakit ako. So, nung nagpakasal ako, pero taga, I do remember, halba, basta every year, bas bago ako mag-birthday, nagkakasakit ako. So, hindi ko alam kung may scientific explanation ba yun or whatever. So, ngayon, kinontra siya ng misis ko. Nung nagpakasal kami, ang ginawa niya, every time na magbe-birthday ako, pinaghahanda niya ako ngayon. Kasi talaga, nung una, hindi ako nakapaganda. Umidad ako ng 27 years old. Never kung natandaan na napaghanda ako ng birthday. Hindi ko alam kung nung bata ako or whatever. Pero nung lumalaki ako, talagang lumilipas lang yung birthday. Isang araw lang naman yun eh. Di ba? It's not a joke. Kasi sobrang hirap talaga ng buhay. So, kumbaga, nung lumaki ako, kahit may trabaho na ako, hindi ko naiisip na maghanda para sa birthday ko. Kasi nga, sanay naman ako na hindi ako naghanda. Although may panghanda na ako nung mga edad ko, siguro mga 20, 21, ganyan. Pero, kumbaga, nangyari, after noon, nagpakasal kami ni Mrs., ang ginagawa na ng Mrs. ko, pinaghahanda niya ako. And naging effective. Ano, hindi ko alam kung ano yung scientific explanation noon. So, siguro na nga ako si Mrs. na wag lang ako magkasakit. Every year ipaghahanda niya na ako. And hanggang ngayon, guys, nagpabata, 41 years old na ako. So every year pinaghahanda ako ng asawa ko. And thank God kasi hindi na nangyayari yung dati na every bago ako mag-birthday, nagkakasakit ako. I don't know what is the meaning of that, kung may scientific explanation man, pero siguro faith or paniniwala sa Diyos. Yung maari. So yung pinaka the best thing na masabi natin na kung talagang may pay tayo kay God is yung mga bagay na inaalala natin or burden sa ating buhay is mapipay the way basta magtiwala lang tayo sa Kanya. So, amen, guys. Tuloy natin na, guys. Mas mabagay yan kapag malapit na mag-birthday. Ilan taon na po kayo? 43. Matanda sa akin ata na 2 years. Okay. 7 years old na lang. Pinakuha pag pinagambilang ko. Hindi naman po halata. Hindi halata. Ayun. Kaya ko dyan, ma-high school ka ba? Senior citizen ako. Sabi niya po. Mabilis lang ng taon nun. Kaya nga po. Oo, mabilis lang panahon. Parang kami na matanda. Kaya nga po eh. Dati pa, ano-ano ka lang. Parang ganun. Pakawat-kawat. May pakialam. Iyon nga ni po. May pakialam po. Kaya hindi nga ako nakakapag, ano, karalat po. Si Kuya Alex po, kailan pong birthday niya? Ay, February pa kaya yan. Sunodan niya sa kasi papa mo. February 9 siya. February 9? Oo, February 9. Wala, hindi ko alam. Hindi ako nag-alam. So, bistado pala, ano? Bistado pala nila si, ano, si Tatay Rayson, ano? So, magkakilala talaga sila, ano? Kasi alam ni Nana yung birthday ni Tatay Rayson. So, tuloy natin to. Ilan taon na po siya? 42, panganay ako. So, guys, inform niyo ako, ha? If ever that, kung ano yung relations to Rachel ng pamilyang ito ni Ate Maribik, ano? So, tuloy natin to, guys. Pamada February 8. Kung malapit ba sila kay na Rachel or whatever. Basta, wala ko idea, guys. Ano anak ni Tito mo? Si Papa, ay iyo po, birthday, ka-birthday nga po. Si Papa nasa 40, nasa 40, 40, nasa 40 na po yun si lingaw, Papa. Lingaw si Rachel sa edad ni Tatay Rachel. Pero hindi pa halata sa inyo na 43 na kayo, nasa 30, ganyan. Masabi nga si Tutu, matanda ka man na baga mo. Nai-stress sa dami ko, pagising mo, na 4:30, kahit baka katamad. Kaya nga po, ganun talaga pag nanay. Ganun talaga nanay, oo. Sana all nga po eh.
Sana all na po pagbayan, may nagising na nanay, tapos aasikasuhin. Lahat. So, medyo nahugot si Rachel doon. Pero totoo yan. Iba pa rin talaga yung may kasama ka nanay na pagising mo, andyan mag-aasikaso sa'yo. So, tuloy natin na guys. Pero ngayon ang mga bata, mga pabebe bagaan. Correct. Pabebe na ngayon. Okay, ano. Sarilihan noon eh. Nung una, pag sit-sit na magulang, psst, uwi na. Ngayon, pag sinisit, psst, mamaya! Pito! Mas matapang pa sa magulang. Pero ako naman nagpapasalamat ko yung anak ko. Isang tawag lang. Subukan niya hindi sumunod. Kaya nga po. Pabebe pa rin. Nasarunod man. Nasarunod man. Nila pag nagawa na ng isa. Mm-mm. Pagod na. Ang dami na. Nang nagawa. Mag-absent na. Hindi talaga yung na-absent tayo. Naiyak yun. Parang ako. Naiyak yun. Ganun po ako pag ano. Diba ang layo dito. Kahit opo. Parang nagbabagyo-bagyo na. Mapasok pa rin po. Mapasok talaga. Nalakad. Pursigido pa ano. Bilang yung absent niya, isa't kalahating araw. Pinaalam ko siya kay ma'am niya at mga Christmas party ng half day. Tapos yung isang araw, hindi ko alam na may pasok. Sabi ko, parang wala daw pasok. Parang kami lang po nung ano. Sarili daw ako. May pasok man doon na. Ano pong ano niya? Ano pong dream niya pag ano? Marami. Yung dream, maraming kung ano-ano. Gusto daw niya mag-architect. Sabi ko sa kanya. Architect? Mag-engineer. Sabi ko, basta kasi sa ano. Kung anong kaya mo, basta makapagtapos ka. Magaling po siya mag-drawing. Oh, maano siya sa math. Kasi sa math. With honors sa ano. Nung grade 1 yun. Ay, wow. Dalawa lang sila with honors. Pareho para kami ng gusto. Tapos ngayon, dalawa rin lang sila kaya ayaw na ma-absent. Kahit ang layo, minsan naawa ako dyan. Very good. Pag maulan, maputik, syempre lakad lang, wala akong nataming service. Opo. Ako guys, ganun din yung nag-aral. Binuhat na naman ni Borlolo, stinking ang kanyang bangko. Sa'yo, totoo yan. Kasi mas gusto ko sa school. Kasi pagdating sa bahay, utusan lang ako ng utusan eh. Tapos susungit pa ng magulang ko. Pag di sumunod, palo, pak! Makagawa ka lang ng hindi maganda ko, palo, pak! Ganun yung disiplina nung araw, guys. So, konting bagay, ilalaki pa naman ako, medyo may kakulitan. So, siguro nga. Pero mabait ako that time. Pero ako talaga, I do like in school. Kumbaga, nung nag-aaral ako, elementary time lalo na. Mas gusto ko sa school, ano. Pero dumating sa punto na natutong kumita ng pera. Ayan, mahilig ako sa comics. Kumbaga, comics yung naging, ano ko, naging libangan before. Ano po, bilyar. Grade 2 pa lang, nagbibilyar na ako. Tumbo kaya ron akong tawagin. Ang tawag sa amin, sa akin dati na ako bata pa, si Bulik. Ayan. So kasi nga, ang dami kong anan. Unanin ako nun guys, yung puti-puti-puti, madayang puti-puti. Ang tawag sa si Bulik sa bilyaran. Oh, pero ang galing ko magbilyar nung bata pa. Oh, hindi yun, hindi joke, pustahan talaga, ipinupusta ako. So hanggang mag-high school, ganun yung aking ano, naging buhay. Ayan. Namumorisyento para mabuhay. Ayan. So, ang daming kwento ni Borlolo is thinking. Nakikisali sa kwento. Tuloy natin to. Ang short niya, may baon niya ng short. Malayo-layo pa po ba dito yung school? Malayo. Diba doon dinadaanan to? Pag magdaan pa din sa Alawiha. Bago dumating ng Lazaro. Kaya yun, laging... Diyan lang po pa sa kahabaan. Laging may dala yun ng short at damit. Pag nagpalit yun ng short, nagpulit ka, no? Nagpalit yung short. Nagparadadagan. Nare-reserve ako lagi siya ng short, bagat, damit, at bata. Dati lagi ako nasa school, kaya ang sabi ko, para masanay ko naman. Opo. Nga. Para maging independent man. Mga ano ba, pabebe. Alam ni ate ang pabebe. Kinukuhaan po siya ng lapis. Parang mga aaki man taga makukulit. Iyo. Opo. Kulitog. Maray man ito mabuot si Jen. Day na lang ang dutin. Maray daw at mabuot. Ano, mabuti naman at mabait si Jen. So tuloy natin to. Ito. Ay, iyo po. Di man siya ang nakahulog ng display ni ma'am niya.
Mm-hmm. Pero dinala ko, hindi ko talaga pinuntahan sa school. Nakiusap yung kay Papa niya. Mm-hmm. Mabuti ma ano yung ano ni Papa mo. Yung pagkagaling sa inyo, pagkagawa, nagpunta siyang alas 12. Sabi ko, maiyak na mama si Daniel kung hindi nagdating si Papa at papandayin daw ni Papa niya yung natanggal. At sabi daw ni Ma'am niya, pag hindi daw inayos yung tanggal sa school, hindi na mapasok. Hindi pa mamasukin. Maiyak na sana. Talaga yun, pag sa school, umayak yun. Kakatawa naman, paano prosigido ng masyado si Janjan? Mas ito parang nagbabarag yun na. Check na yung ano, MDRR, dahil pa naniniwala. Hindi pa naniniwala. Dahil pa naniniwala. Tayo, hindi mo man yan ikahe ko. Magsurat ka na lang, igdi ako na lang matok. Magsurat ka na lang, igdi ako na lang matok do. Magsulat na lang daw din sa bahay. Si na mother na lang maturo, magtuturo. Ano? So, grabe. Dalay natin to. Gustong-gusto talaga. Natangis talaga yun. Kaya talagang... Natangis, naiyak. Maski palaog. Malalaboy-laboy na kami dyan. Kaya, nung ano saan, yung kunyente nyo pong laboy-laboy, ano po? Nag-aroon na yung bike nyo. Oo. Kahit na ganun po, nagpasok pa rin po siya. Pa-uwi mo na kami nun. Pa-uwi mo na po. Putik yun ay abot sa ano. Naawa ako, pati bag, pati ano, puro putik. Sakit na. Naawa talaga. Para po pa sa pakiramdam nung ano, para po ang kawaw. Pagbaba niya sa pagtatong-tatong sa bike, nagtama yung likod niya sa bike. Ay, grabe. Yes. Masakit yun. Buti wala pong bali. Hello po. Si Kuya Alex. Nakampako. Tapaan namin yung ano, biga, forma. Sipag. Yung labahan, karalat. Ang bilis lang po ng gawa niya. Oo, pinalabo-labo namin at ano, para... Nilalabo-labo, dinadali-dali. Kaya nga po. Buti nga ngayon, tag-init na po, ano? Iyo, gani. Kaya nga po. Sobrang naman, no? Grabe. Po, sobrang ura na po, sobrang init. Kaya nga po eh. Wala nang sobrang padumanan. Init, guys. Talagang wala nang madumanan. Ang masuutan, ano, pag mainit, sobrang init. Pag maulan, sobrang ulan. Sa inama lugar. Tuloy natin. Pag nag-init. Dito yung kahapon, kaso lang may isang araw. Inabot ng ano, lagnat. Natakot din ako, high blood ako. Ay, high blood ka po. Kuting ingat, mother. Naku, delikado po yun. Dala ko nung yung maliit ko yung pangalawa ko, 1 year old yun. Dala ko na provincial. Ano na yung ano ko. Kasi lahi. Paparahiwit na. Pinamatay na ni mama. Heart attack, saka high blood. Buti wala naman po kayong ano, sakit sa puso. Napacheck up baga lahat ng data. Oo. Si Papa, ano sa puso. Parang mga ano. Delikado din yung sakit sa puso eh. Pag inatake po baga. Sangat lalo na sa ngayon, yung may mga high blood guys. High blood, yung mataas ang blood pressure. Eh, kunting silong-silong lang, laging magbaon ng tubig, ano. Na talagang usong-usong head stroke. Kahit naman sa mga walang high blood guys, medyo threat yung head stroke, ano, heat stroke. Ano, o kahit, kasi ano, ang nag-trigger naman yung sobrang init, yung temperature ng katawan natin is uncontrollable na kaya nag-result sa heat stroke, ano po. So tuloy natin, guys. Bang init, ma'am. Baga, buti pa kung maulan. Ay, mama. Ay, init to to. Ano na si mama? Pag maulan, maulan. Pag mainit, init. Matibay ka, mama, sa ulan. Pag init, ma'am. Baga, high blood man ako. Ano. Nadidehydrate po. Pag ako naalis, lagi ako may tubig sa bala. Oo. Tama yan. Kaya tama, tama. May katingko. Katingko. Panghali ng hilo. Kaya ito mga aki, mayong katingko. Walang pakialam sa katingko. Ganyan po siguro po nagkakaedad na, no? Kasi sa bag ko, meron akong Bix. Ang tawag doon na nag-aamoy matanda na. Katingko na ang dala. Bix. Katingko. Well, naguyam na naman. Ano ba yan? Ano, siyempre. Makulog din. Opo, makulog din po kaya sa payo din minsan na iinit. Makulog daw sa payo, masakit sa ulo ang init, ano? So, tuloy mainiton. Tuloy natin. Nakakaginhawa po baga. Katanggal ang sakit, nakakaginhawa. Ayos lang po.
Namiss ko po dito magpunta. Kaya sabi ko nung ano, punta po kami dito na dito. Wala kapasok ngayon? Half day lang po. Half day. Oh, po, half day. Kaya nga po ay. Pasok ka dun sa ano? So yung nakita natin ano yung time management ratio ano as long as he can to sabi nga makapag charity works naman ano, makabisita sa mga beneficiaries ng ginagawa niya. So be it ano. Pero ang ganda nilang ga ngayon ha. So blooming na blooming. Tuloy natin to. Nag-exam na po ako pero di ko pa po alam ang result kung makakapasok. Kasi ang in-examan ko po yung mga ano po baga mga major ng civil, mechanical, electrical, mga ganun po. Puro mat na po. Tabobo yung mat na yun. I do remember when I was in engineering. Hindi pa ako frustrated engineer po ako ha. Nakapag-aral din ako ng engineering pero hindi ko natapos. Dahil sa kapusan ng kayamanan. Yung sa isang semester, sa isang sem, pinaka-konti mong mat is 4. Sunod na semester, magiging 5, semester 6 na. Hanggang sa mag-abot ka ng mata, higher year, puro mat na. Talaga. Napanaginipan mo na yung numero. Tuloy natin na, guys. Ay, pinapaano, yung synonyms, antonyms, basta kawang ko yung assignment, walang tiwala. Opo. Kawang tiwala yun sa akin. Na-stress ako dyan, synonyms, antonyms, yan. Synonyms. Antonyms. Limot ko na yan. Hindi antonyms. Magkabaliktaran. Ay, dinikit ko na. Yung synonyms na magkahulugan. Ano kami? Antonyms, magkabaliktaran. Hindi man yan, yung pagdapin. Actually, review mo hinita ako. Kikirit kito ni Manay. Hindi mo po tayo nang dadayanis ako. Natiwala. Kapag ko siya. May kasi minsan. Hindi na natiwala kay nanay. Tsuba ko. Kahit kripto, ano, pag pinag-analyze ka. Kita. Ang iniisip ko na lang din. Nakakaano po ano ng nakaka-pressure din po pag anak mo ay mas magaling pa sa'yo. Oo, iniisip ko na lang dyan, pambaunin doon pa. Ay, ay, ko ganyan na lang. Hindi na ako dyan. Pero yung pag mga halimbawa, yung mga ano, yung sa Pilipinas, magagawa ko sila yung mga word salita. Magagawa ko. Pero pag sa matalaga, hate ko talaga. I hate math. Sabi ni mother. Tuloy natin to. Kapag nag-sample baga, ba? Pag pituwa ka na yung ano, iba na. Baga. Kaya nga po, no, pag yung ina-explain ng sa teacher, naiintindihan mo, pero pag ano na, formula na ibinibigoy. Okay, so ako nag-aaral. It's been always thinking naman ang bida. So, ako nag-aaral. I am a good listener. Ano? So, mas gusto ko yung nakikinig ko siya. Yung naituturo sa akin ng teacher na didiscuss niya. Kaysa mag-self-study ako na wala akong naririnig. So, kumbaga may kanya-kanyang pamamaraan tayo para matuto. Eh, merong magaling sa pagbabasa. Nung nabasahin niya lang, alam niya na yan. Merong makinig naman, alam niya na yan. So, maraming way. Maraming kanya-kanya tayo ng tolerance pagdating sa pag-aaral. Pero ako talaga, once I heard it, di ko na siya halos makalimutan. Sa nakinig ko siya. Kung paano ginawa, kung paano siya na-explain. Tapos, kung halimbawa ma-identification man yan, basta narinig ko na yung definition niya. So, pagdating ng exam, kahit pa paano may isasagot na ako. Di ba? Tuloy natin to. Kung bakit baga nung pag nagtrabaho mo, hindi mo na gano'n. Wala mo na yung mga ex-wife. Kaya nga naman. Kung trabaho naman sa kung mga ano. Pag nagtrabaho, wala naman mga gano'n. Pag nag-apply ka, di ka naman masol. Basta marunong ka mag-deal lang. Gano'n talaga. Sabi nga po ng incheck, anak, mag-aral ka at tayo'y magtatayo ka ng negosyo pagkatapos mo. Sa Pilipino, iba mindset. Anak, mag-aral ka at pagkatapos may maghanap ka ng trabaho. Kita nyo yung difference, di ba? And for now, nakita naman natin that medyo nababago na yung trend na yun. Marami na sa kabataan ngayon ang pumapasok sa mundo ng negosyo habang kumbaga kumukuha ng puhunan para sa kanilang mga trabaho. And nakikita na sabi nga ni Rachel dito. Di ba? So yung mga pinag-aralan naman natin is hindi lahat nagagamit sa ano. Siguro may mga chances, especially, limbawa kung engineering ka, magagamit mo yon yung computation, yung allocations, pero yung other subjects na napag-aralan mo, hindi na related sa engineering, hindi mo na rin magagamit yun. Di ba? Di ba? So, wala na yung mga minor subjects na dadaanan mo, pandagdag units lang yun. Dagdag bayarin. Ayan. So, ayun na ito. Oh. Diba? So, although we learn to speak English, ayan, fluently. Parang gano'n. Like, subject ng English. So,
magagamit mo siya and understanding dun sa mga documents or whatever, gagamit mo siya. Pero yung other subjects, rather than that, especially those subjects that not related to engineering, eh medyo, sabi nga, eh, kailangan mo lang pagdaanan para malampasan mo siya as part of your curriculum, di ba? Tutuloy natin, guys. Hirap pa. May research nga din pa, eh. Mm-mm. So, ayan, uwi na po kami. Salamat po. Ay. Ayan. Ano ganyan, Ineng? Ano nangyari sa short ni Kuya Dennis naging... ano na ba ganyan? Naralabot na ba ganyan? Naralabot na. Labutas na da. Naralabot na. Ano nangyari sa short mo na Kuya Dennis? Grabe po. Mm-mm. Iba na. Mm-mm, grabe. Grabe na pagbabago ng... Bahay. Konti na lang, konti na lang. So, picturean po muna natin. And I think, kompleto na rin yung kahoy na gagamitin sa itaas. 10 days pa lang siya, pero so, ganyan. So, biga talaga yung medyo importante. So, ayan, okay na po. Kailangan po matapos na yan para masimula na yung bubong. Uwi na po kami. Meron na po tayong update sa ating pabahay. Yeah, maraming maraming salamat po sa mga nanonood. God bless us all. God bless us all. Ayan, uwi na. So, God bless Ning. Langga Rachel, ano? So, du-du-du-du. Ano pang mga kaganapan? Ayan. So, ang hirap ng daan. Wow, ADB yata itong kay Daddy Donut na dala-dala. Ah, sinasakyan pala, hindi dala. Hirap na. Parang pilosopo sa mundo. Diba? Pero ang hirap dito, guys, kapag maputi, kapag natag-ulan. Sure ako. Kasi ang putik ng daan. So thank you very much guys sa pagsubaybay sa aking channel at pagsama sa aking video reaction ngayong araw na to. Ano po? And hoping mas marami pang matulungan si Rachel at saka si Daddy Donut. Ano po? And I know they are well guided naman, ano po, especially ni Dudong Ruel of Malalat. So especially Rachel. So I know naman na tinutulungan din siya ni Ruel in order to know the technicalities of how to be a charity vlogger. Ano po? So ayan, katuwa yung paligid. Probinsyang-probinsya, guys. Ano? Ang lamig dito. Salamat din po sa hindi nag-skip ng ads. Ano po? Sa akin, Neng, panalo ka na kasi naka-premium ako sa YouTube. So, ayun, pupunta ako kay Latitay. Titay? Hindi pa pala doon nagtatapos ang aking vlog. Kasi maidadagdag pa akong vlog. Ayan. Ayan. Ma-shake kami ngayon. Ma-shake? Mag-shake kami ngayon. Yung doon ang bahay niya, Rachel. Sila papanandun na yata sa, ano, sa... bahay nila titay. So pupunta ako para magkipag-shake. Shake muna, bomba na. Since mainit, mag-shake tayo. Ay sila ano lang para sila. Pampalamig. Kaya rin sila tito. Mm-hmm. Ayan! Hello! Kaway-kaway! Ayan. Ayan. Grabe. Dito tayo kila titay. Wala man kapos man yung ano. Mag-shake po kami. Mango shake. Mango shake. Ayan na, ang ingredients. Ingredients. Sana masiram. Sana masarap. Ito ko na lang ito. Parang... Mariam, tatutulog. Uy, usma! Just scary na way si Tita. Ano daw sabi? Hoy! Ito na dito. Ano talaga naman, kumpleto, may gatas pa. Ang nag-iisang titay sa Rochelle World. Diba? Kinayod na ang mangga. Ma-shake, mango shake ba? Lalagi ng gatas. Gurano sarong baso. Bensinko. Oh, diba? May blenders. Blenders. Nilagyan na ng milk. Okay. Nilagyan ng malabnaw at malapot. Ayan. Ayos. Tamis. Bawal sa diabetic to. Then tinakluban. Pinaekot. Ekot. Mekos-mekos na yan. Inzen. Mekos-mekos na yan. Inzen. Oh, diba? O, tinanggal na si Takip. Oo. Then hinalo. Tinikman. Ayos na daa. Lalagang pangesukal. Dain na daa.
Ayan, binunot na. May mang lagang baso. Topics po namin nakalagay sa ano, Watson. Galing ano? Po siyang Watson talaga. Ano ba? Lap? Ano yan? Biskuit. Grabe. Kaya, mapasok po ako. Takol na yung Aido. Aso. Yan, yan, yan. Okay guys, salamat sa inyong lahat. Ano po? So yun, salamat sa pagsama sa aking channel. And ayun, this is my one of video reaction. So umpisahan natin, so tuloy-tuloy natin subaybayan ang mga kaganapan sa mga beneficiaries ni Rachel Morales. Ano po? Together with Daddy Donut TV. So lahat po ng joint joint projects nila ay susubaybayan natin. At bibigyan natin ng napaka ng makabuluhang reaksyon upang maipakita sa ating mga kasamahan sa Rachel community that Rachel Morales deserves this kind of ano po, sabi nga ay spot in top 5 Kalingap charity vloggers. Okay, top 5 yata si Rachel latest ano po nung kahuli-hulihan. Okay, so this is it guys, salamat po sa inyong lahat. So this is Berlolo Stinky again, shout out everyone, to God be all the glory. Please don't forget to support, to like, and also to subscribe our very own Team Ruel of Malalad, consisting of Alfie TV, Alex Lebrada Vlogs, BG Scheme Official, Justin Agari Vlogs, Kalinga Victor, Kuya Regan Vlog, and last but not the least, John Rivera Official. And thank you very much sa inyong lahat. Mabuhay, Team Ruel.